magandang araw sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Eto, malapit lang ako, nagbabike ako ngayon, no? Pero hindi ako naka-helmet ngayon eh, pero ito gamit natin. Mag-update tayo ngayon dito sa Kaykurayan Surplus. Mabilisan lang to. Alright. Yun oh, dito tayo ngayon sa Japan Surplus. Ay hindi pala, Korean Surplus tayo ngayon. Shout out hello mga kahimas. Andito yung mga kahimas natin na taga Manila pa. Dumayo pa sila dito sa ayan, nakita nyo sa Korean Surplus ha. At may nabili, may nahimas na napili na rin. Siyempre yung palatanda natin, Rustica na restaurant. Shout out nyo sir. Shout out sa Arca Bikers Club sa Taguig. Hello. Hello. Hello Arca Bikers. Dito kami kasama ni Teacher. Shoutout ko yung mga tropa ko dyan, sila Jill, sila Gilbert, sila Jason, si Jeff, at sa Chicago. Wow! Basta kayo ha? Yes, okay. Maraming salamat at ito, masaya ako, nakasama ko sila ngayon ha. At nag-enjoy ako dito. Grabe! Alright! So yun mga kaimas, ang dami palang new arrival nila ngayon dito sa Korea na. Nakasalamin ako ngayon dahil sobrang init ngayon. Meron na rin pumunta rito dito pala nag-vlog si Regan Mo ah. Pero panoorin niyo rin yung vlog niya, siya kasi nakauna dito. Then ako naman ngayon. Isang araw lang pagkita namin pero ganun pa rin ang yung iba halos na ano na. Hello. Okay, ingat po kayo. Hi to bikers. Yeah, shout out na kayo ha. Ride na kayo. Ride na kayo. Kay Teacher 21. Alright, maraming salamat kayo. Sticker wala akong ganun. Next time. Okay. Opo. Okay. Ingat. Okay. 'Yon ang mga ano natin, mga idol natin, mga kahimas. Pabalik na sila na Manila. Ingat po, God bless. And then 'yan, umpisa na natin. Siya nga pala. Andito naman tayo sa mga folding bike nila. Ito may mga aloy ah. Aloy 'tong mga nakikita ko rito. Ayun, nakikita niyo na. Size 20 po 'yung mga ano nito. Mga size nila, mga size 20. Ayun po. Aloy itong tatlo na to. Tapos yung dalawa bakal. Pero mas murang bakal, 3,500. Ito naman 3,000. Ayun, 3,500. So lahat po 'yan di cambio ah. 1x6 speed yung iba 1x7 speed. So napapansin ko rito, may mga shock nga pala tong dalawa, tatlo, apat. 1 2 3 4, di shock na. Ayun, pero itong aloy ito yung manan dito. Kaya itong blue na ito, nagagandahan ako. Aloy po yan mga kahimas. Oh, naka drum brake lang pala ito sa likuran. Ha? Pareho sila nitong katabi niya na naka drum brake na parehong aloy niya. Ang presyo nito, 4,000. Ito naman, 4,500. Pero siya nga pala mga kahimas, may less pa daw po yung mga prices na yan. Pwede nyo, ang price less na nila sa mga ganyan, pwede pang mabawasan niya ng 500 to 1,000. Yun lang naman talaga ang ano dito eh. Nasuggest ko rin sa kanila yan. BMX, napansin ko lang yung BMX na to. Magkano? 4,000 ha. Pero alloy na BMX. Sa brand naman ng BMX, hindi ko makita yung kung anong tatak. May ano, meron pa siyang basket ha. Sobrang init pa. Grabe ang init dito, oh, di ba? Yan. Ito, folding bike size 26. Pero ano siya, may shock siya sa harapan. Aloy ito na folding bike. 4,500 yung price niya. 3x7 speed siya na combo shifter. Tapos V-brake sa harapan, ganun din sa likuran. Ito naman aloy, American Eagle. Karamihan sa American Eagle na nakikita ko. Ano yan, steel, pero ito namang American Eagle na to, alloy. Alloy din tong stem niya, ganun din yung handlebar, naka-combo shifter. Pag ganito mga combo shifter, ano lang to eh. 3x7 speed po yan. Size 26.
Size 26 po yan na ano. Wow. Ay, ayos ha. Yan, size 26 folding bike steel. Ito naman ang ano, American Eagle na foldable to. Yan, foldable. Ito naman alloy to. Oh, size 26 to. Yung kung mapapansin niyo yung gulong niya na size. Kaya tingnan natin. Nalalakihan ako eh, tama. Size 26 by 1.95 yung gulong. Kaya pala medyo makapal. Di pa naging 2.0. Bali dapat naging ano na 1.95 pa. May lima pang ano. Pero yung condition nitong ano na to, American Eagle. Makinis siya. Kulay itim kasi siya eh. Kaya ganyan yung itsura. Shimano 3x7 speed. Yung Shimano niya, ito pa yung mga old school na Shimano, mga kahimas. Ayan, combo shifter na 3x7 speed siya. American Eagle na alloy din tong handlebar niya. Ang ganda ng handlebar niya kung mapapansin niyo. Alloy din tong ano niya. 5,000 lang, mga kahimas, pero less. Ano pa yan? 4,000 lang kung mabibili niyo to. Napakamura talaga nito. Naka-V-brake siya sa harapan, may shock siya. Yung shock niya hindi pa ano ah. Hindi pa siya naka-lock out. Pero American Eagle na steel itong shock niya sa harapan. Yung rim niya na makapal ah. Makapal talaga to. Ito pa yung mga sinaunang rim po, mga kahimas. And then yung hubs niya stainless pa rin. Hindi pa siya quick release. Ganon din sa ano, sa likuran niya. Pero mura na siya. Buhatin ko ah. Okay, magaan pala. Pero yung stem ah, nagagandaan ako sa stem niya kasi mga kahimas. American Eagle stem. Itong stem nito, pwede mo ilipat to sa mga ano eh, sa mga ibang bike. Ang ganda. Kakahuyin eh. Pero ang ganda niya na. Gusto ko siya. Ito naman, United Colors of Benetton. Ito, mababa yung step through pambata. Dalawa, pang kids. Ang presyo nito, 4K. Hanap pa tayo rito. Ay, ito medyo makinis tong haro na to. Pero steel, 4,000 yan. May bawas pa po yan, negotiable. Ayan, may 3.5. Ito nga pala mga 3.5 na to. Papakita ko sa inyo yung mga yan, mga kainas. Kaya 3.5 yan, fixed price yan. Pero hybrid ah. Saan kayo nakakita ng dating presyo yung 5.5? Ang presyo, 3.5 lang. So naka-sale sila, promo. So since dito naman sa mga naka-promo nila, 3.5 lang fix. Meron naman ako nakitang alloy. Isa lang alloy na nandun sa dulo. Mountain bike yan. Stinger. Ayan. Alam ko naka 3x ano to eh. May shock siya. Pero size 24 ah. Hindi siya yung size 26. Pambata to. Ito yung mga junior mountain bike na sinasabi nila. 3.5 lang. Pero maayos pa yung condition ng ano niya, frame. Na dating presyong 5,000. Napakamura na. Alloy din tong stem niya. Kitang-kita naman alloy. Ito, yung lahat ng mga nandito, mga kahimas. Tingnan ko kung may ano ah. Pero wala akong nakikitang alloy dito sa part na to. Puro steel yan. Pero ang bentahan lang nila 3.5. In good condition na po lahat yan. Wala ka nang ayusin dyan. Papatakbuhin mo na lang. Di cambio pa. So itong mga nandito, may nakhalo-halo. May 1x6 speed. Tapos may 3x7 speed. Ganun ng mga ano nila, shifter. Pero yung mga shifter nito, ito yung mga Shimano na rin sila. Shimano components na rin. 3.5. Ayan yung mga 3.5. Teka, naghahanap ako ng Pixie kung meron na nahalo dito. So far wala naman. Pero yan yung mga price ng mga 3.5 nila. Ayan. Murang mura, hybrid bike. Pang bike to work nga pala, mga kahimas. 3.5 lang ang presyo. So ito ang recommended ko talaga kay Korean. Grabe ang presyo niya, napakamura. Ito pa isa. Ayan. Nakakita nyo, 2.5 lang ang price nila dyan. Ayan, 2.5 lang all items. Pero lahat yung bakal. Mapapansin nyo, ito mount, ano na rin to, parang ano na rin siya, cruiser type, mga ganun, pero mountain bike. Size 26, yan. Ganun din to. Alloy na yan, makahimas. Ito, may nakahalo ditong 2.5 lang na alloy. Ito, may step through. Saka makakita na ganitong bike. Papatakbuhin muna, may carrier ka pa. Tapos di cambio pa siya. Ayan o. And di cambio. 7 speed yan. 1x7 speed.
Aloy na 2.5 lang. San ka pa na? San ka pa? Dito ka na lang, oh. Kung sa Manila to, bili na to. Sa mga ano, yan ang mga recommended ko, no? Ang dami natin matutulungan nito pag nasa Manila na to. Mga dating presyong 5,000, 2.5 lang, 50%. Iba halo-halo, 3.5, mga ganun. So, ang aloy dito, ito pa. Aloy din to. Ah. Dalawang, tatlong aloy yan nandito na 2.5. Isa, itong cruiser na yan, di-cambio rin, may mga cambio na rin siya. 1x7 speed. Ito, 1x7 speed din siya, naka... Ano ba to? Next yung shifter niya, hindi siya Shimano. Pero aloy yung mga yan, kasama tong puti na to. Itong puti na to, mga inas. Ito Shimano talaga to. 2.5 lang, grabe. Ayan, saka itong isa na to, kakaiba na to. 2.5 lang to. Chaplin kung tatawagin para sa akin. Ayan, Chaplin, may carrier sa likod. Pero hindi siya alloy steel. Biruin mo, ang presyo niya lang dyan is 2.5 lang. My God! Diba? Eto, syempre ang mini velo, hindi ko lalagpasan to. Eto dalawa steel na mini velo. Siyempre size 20 yung mga yan. Double wall alloy itong mga formahan na yan. Ito, ang presyo nito 4.5, may less pa yan, 4.5 din. Itong alloy na to 5,000. So pwede makuha ng 4,000 lang itong ano na to. Titikaka. Yan, titikaka. Naka 2x na to. 2x Shimano, mga sis. Maunang ano yan, mga Shimano. 2x7 speed, alloy hubs, ha? Quick release na rin yan. 4,000. Quick release. Naka revo shifter nga rin pala to. Itong tatlo na to, naka revo shifter na siya. Shimano. Pero itong dalawa na to, naka ano to, smart. Ito yung mga ano, stock pa rin siya ng mga smart bike ng Korean. Ayan. So dito naman tayo sa part na to. Sobrang init, oh. Grabe. So, kanyo nyo arrival lang nila. Sobrang init. Ayan, may ito Pixie, isa lang. Ayan. Lucy Cromoli 5,000 Cromoli steel 52 cm po, mga kahimas. Pixie bike. Pero ang gusto ko sa kanya, balik, binalik ako tuloy. Ito, stainless. Ito na gustuhan ko sa kanya, itong rim niya. Rim set stainless. Kahit i-slide mo, matibay yan. Ito, mini velo, mga kaimas. Kakaiba kasi ito, na napansin ko lang. Velo line Lucy, chromoly steel nga pala. 54 cm po yan. Mapapansin nyo, ano na rin siya, oh. Ganda ng ano niya, yung dito ko na nagandahan pagdating sa rim, mga kahimas. Bladed spoke na po siya. O, wala na kayo masyadong ano niyan, bladed spoke na yan. Ganun din sa harapan niya, bladed spoke na ng forma kasi. Ayan, oh. Ayan, Pixie chromoly steel, 5,000 lang to, mga kahimas. Yung si ano niya, seat post alloy. Alloy na rin siya. Pixie bike. Pwede baliktaran din 'yan. Kagandahan niya, meron din siyang ano dito, Tektro Pro Max caliper brake na siya sa harapan. Aloy na rin tong handle drop bar niya mismo. Tapos aloy din tong stem niya. 5,000 lang siya. Lucy. Oh, Lucy. 'Yan. Velo line. Sa mga naghanap na mga ano, Pixie bike, ito. Yung mga request nyo, ito naman, Pixie bike available sa kanila. Napakaganda. Bladed spoke ang forma. Pero ang brand ng bladed spoke nito, ano to? Novatec na. Ayan, Novatec siya. Ayan, Novatec. Pero hanep sa ano, Napansin ko lang dito sa ano niya, sa mismong stainless pa eh, kasi dumidikit pa yung magnet eh. Inaano ko kung alloy, pero hindi siya alloy. May ano, na hollow mix.
lumidikit yung magnet po. So yun, medyo magaan naman para sa akin. Kasi yung gulong nito sa likuran naka Victoria. Pero hindi ito yung Victoria na yung ginto. Tama lang. Ayan. Landnur. Nakasalpak dito 700 by 25C. Mas payat dun sa ano, 23C lang dito sa harapan eh. So yun mga kahimas, ang presyo nyan. Nabanggit ko sa inyo. Ang presyo nyan 5 lang. May ano, less pa po yan. Okay, dito naman tayo. Ito naman sa mga side na to. Karamihan sa nakikita ko dito mga alloy. Ito mga Alton alloy yan eh. Yan alloy din yan. 6,000 tong kulay pula na mountain bike. Tingnan natin. Pero hybrid nga pala to ah. Hindi to ano. Sinapapansin ko naman sa ano niya eh. 700C ito yung mga ganito eh. 700C nga. Tapos yung mismong fork niya naka zero. Diretso eh. Ayan. Ito naman hybrid bike na Alton RCT 100. Ayan. Ayan, makita nyo yung condition. Naka Shimano 3x na rin sya, 3x7 speed. Ayan, 3x7 speed. Pang bike to work. Ang kagandahan nito, hindi V-brake to ah. Caliper brake sya. Ayan, caliper brake sa likuran, ganun din sa ano, dito sa harapan. And then combo shifter na mga old school na rin. Ayan po. Naka 3x7 speed. Ayan. Combo shifter po yan. Ayan. Caliper brake sya. Alton. Ganun din to. Alton din to. Ah, magkambal. Kulay blue nga lang yung kulay nito mga imas. 5,000 naman. Mas mura to isa. Eh teka. Alloy naman itong stem ito. Itong pula. Steel stem. Tapos ito ano niya, steel din tong handlebar pero 6,000. Ito namang alloy naman to. Ano pinagkaibahan nila? naguguluhan ako sa inyo ha. RCT 300, ito RCT 100. So mas latest tong RCT 300 na mas mura pa, alloy lahat. Oh, di ba? Pero ang pinagkaibahan nga pala yon, napansin ko na. Ito kasi naka caliper brake, ito V brake siya. Kaya naman. Pero pareho silang 3x7 speed. Ito naman, ito combo shifter. Tapos ito naman, grip shift. Nas, ano siya, 3x7 speed. Yun ang pinagkaibang. Kaya pala, mas mura to. Kasi mas dumepende sila dito sa Shimano na combo shifter. Mas mahal kaysa grip shift. So yun ang pinagkaibihan po nga pala nyan mga kahinas. Na napansin ko na kaagad. Pero huwag kayong mag-alala, sa price naman 6,000 tapos 5,000, may less pa dyan. Pwede mag-less yan, ang range kasi ng less nila dyan is 500 to 1,000. Kayang-kaya nila magbawas, so murang-mura pa rin yan. Kung bike to work at pwede mo na rin siya gawing i-upgrade, pwedeng-pwede, matibay po yan. Recommended po po yan. Ito naman, land, yan, land play, yan, ibig sabihin yan, V-brake sa harapan. Ang frame nga pala nito, hybrid siya. So ang size nito is medium. 6,000 lang. Alloy frame ah, alloy frame 'yan. 6,000 lang po 'yan. Wow. Alloy din tong ano niya, naka quick release na rin pala tong ano niya. Mismong sa ano, seat post. Malambot pala tong ano, upuan, saddle. 3x7 speed po 'yan, Shimano. V-brake sa harapan, ganun sa likuran. Combo shifter naman siya. Alloy din tong ano niya, handlebar stem, ganun din yung headset. So 3x7 speed na combo shifter Shimano. Ito naman mga kahimas, ito alloy din to. Ayan, alloy. So ang size sa medium din. Talagang typical karamihan sa napansin ko dito, mga medium sizes mga pala. So ito 5.5 lang ang price nito. Mas mahal to, 6,000. Pero naka SRAM na to ah. 1x7 speed na SRAM. 1x kasi to. So kaya ano, medyo mas mura ng konti. Negotiable pa po yan mga kahimas. Caliper brake sa harapan. Ayan. So, kung mapapansin nyo yung ano, 700C na double wall.
Ayan, pinaano ko fax sa kanina. Kulay blue pa rin, so bumagay pa rin sa kombinasyon itong itsura niya. Ang ganda ng forma rin pala. Blue. Medyo mataba yung down tube niya. So okay din to. 5.5 lang, so less, sabihin mo na maka-discount ka ng 1,000, 4.5 na lang, napakamura pa rin. Patatakbuhin na lang. Ito, sa mga naghahanap ng road bike, mayroong alloy na naman. Hound Chamchuli. Ito. Hound Chamchuli alloy. Dito nakalagay shifter. May kalawang na rin. Ayan. Road bike to. So, 5,000 lang price. Less pa yan. May bawas pa yung road bike nila. Ang size nga pala nitong ano na to, road bike na to, 52 cm. Ayan. Ito, Alton Hybrid, 5.5 lang. Medyo matino-tino pa, ang ganda pa ng kulay. Talagang para sa akin, swabing-swabe ang kulay, magaan sa mata. Ayan, hybrid bike, 50 cm. Ayan po, ito yung shifter niya, Shimano 7-speed. 1x7-speed po siya, na Shimano. 700C na double wall din yung mga rim nito. Na kulay pula yung nakalagay. Ayan po. Brake lever, ayan, alloy din tong ano niya. Quick release na rin pala to, pero sa likod dan hindi pa siya naka quick release. Ito junior mountain bike to, 5,000, ba't mas mahal to? Tingnan natin kung bakit mas mahal. SRAM na siya, tapos Tektro caliper, ano siya, brake lever, then ganun din, Tektro caliper brake siya. So ang napansin ko lang sa gulong nito, size 22, syempre ikakaiba to. Size 22 na siya eh. So, Apalancha pa yung gulong niya. Siyempre, brand nga pala. Apalancha po mga kainas. Mga ganyang brand, ano to. Korean talaga. SRAM. Ayan. So, makikita niya naman sa condition. 7-speed po yan. 1x7-speed. So, lumalabas dito, size 22. Sakto lang. Karamihan dito, pwede dito, mga... may edad na rin sa pambabae to. At saka to, ito naman, hindi binibenta, service ko ngayong araw na yan eh. Shout out! Shout out sa mga customer ko, bumalik kayo! Yan, salamat! Yun. Shout out sa mga customer dito. Ito super kinis pa to, 6,000 naman to. Ay, bago, mga sariwa pa eh. 7-speed na rev shifter, bago na to. Bagong palit na. So, sariwang-sariwa pa yung pyesa eh. Pero 6,000 lang ha. Promax, nakaano pa siya, hindi siya vibre, caliper. Maganda kasi sa akin, para sa akin, mas okay na yung caliper sa akin ha. Ay sa vibre. Shimano. 6,000 lang pero may less pa po 'yan. Alloy frame nga pala 'to mga inis. Yan, quick release sa seat post. Yan, Shimano. 7-speed yan, 2x7-speed nga pala to, 2x na siya. 700C yung size nung 700x20 naman yung gulong. Hanap pa tayo ng mga kakaiba dyan, no? Ganun din. 6,000, 5.5 hybrid. So hindi na sila tumataas ng 7,000 ngayon. And syempre yung sa mga prices nila may bawas pa po yan. Ito naman, yan alloy, lahat yung na area na to alloy ha. 6,000. Ah. May naka-separate dito 4-5. Ito fix na tong 4-5 na to eh. Pero mga bakal naman to. Fix 4-5. Eh, makita niyo yung mga ano niya, design ng mga rim niya. 700C po yung mga ganyan. Triple. Yan yung tinatawag na triple wall na siya. Na gulong 700C. Size 44. Size 44cm yung mga size nito. Chamchuli bike nga pala itong mga nandito. Pero Shimano na rin sila. Shimano. 1x. Itong isa, dalawa na to magkatabi 1x7-speed. Tapos ito namang nandito, 3x7-speed naman. Ayan. Tapos may napapansin ako dito, parang old school yata. Ito may road bike dito, 6.5, 52 cm, Hound, dalawa. Pero ito 6,000 lang, 6,000 oh.
Pero mga old school pa, kung mapapansin yung mga shifter niya, yung may ganitong brake. Pero pareho yan, naka-caliper brake mga kahimas ah. Naka 3x7 speed lang. 3x7 speed pa rin. Kasi syempre, lumidepend sa price nga pala ah. Yun, ganun pa rin. Yung itsura nito mga road bike nila dito, ito sa mga budgeted bike na watt, pwede na to para sa akin. 700 si mga gulong nito. Madali para i-upgrade to kung may pang-upgrade. Yan, caliper brake na rin kasi sila eh. Hound. Hound Fox. Ito, road bike to eh. So may ano, less pa yan. RC1000 pa rin yung model ito. Pareho sila nung itong katabi niya. Mga 52cm po yan mga kahimas. 3x7 speed. Shimano. Basta yung mga Korea kasi dito nakalagay yung shifter nila. Pang mga old school. Yung sa ano kasi sa mga Japan, dito nakalagay sa down tube, dito sa bandang taas. Siyempre ito pinakahuli ko, 5.5. Napansin ko lang to. Kasi itong Pixie na to, ayan o, disuksok pa eh. Naano-ano ako sa ano nito. Itong size nito, 53cm. Pero old school ah, kung mapapansin nyo. Hindi ko alam kung anong brand na ano nito. Wala eh, wala nakalagay na brand. Pero yung kulay maganda. Pixie bike to mga kaimas. Dito lang ang preno niya sa harapan. Tektro brake. Ayan lang. Pero ito naman, Trumoli steel na old school. Buhatin nga natin. Magaan lang. Magaan lang. Pero Pixie lang talaga siya. Yung brand niya, di ko makikita eh. 5.5 ang price. So may ano pa yan, may tawad pa to. Kaya pa ng 4.5 yan makikita. Ganun, ganun. Halos lahat po ng mga ano, mga prices nila. May less pa po yan. Naglalaro lang ang less nila dyan sa discount. 500 to 1,000. Pero ito may nalagpasan ko itong ano, folding bike ah. Medyo madumi-dumi pa. Linis-linis lang to. 4,000 yung price. Naka-revo shifter to, 7 speed. 1x7 speed. Yan. Di ba? Alikabok. Di ba? Ang ganda. Ganda ng kulay niya, no? Kakaiba. Alikabok. Hindi, punas-punas lang yan mga imas. Ito naman, may na may-ari na yan. Wala. Ito yung mga sariwa na nakikita ko lang. Ah. Pero ganun din, 5.5 lang. Mga aloy yung handlebar, stem, headset, 5.5 lang. O, parehong 5.5, ito 4.5, pinakamura. Pero yung forma naman ito, ganda. Siyempre Alton po yan. Ito lang alloy dalawa. Ito na sa gitna. Steel to. Chromoly. Steel yan. Yan o. So yan po yung update natin dito ngayon. Kaya ano. Korean Bike Surplus. Dahil nandito tayo ngayon sa Korean Bike Surplus. Ibig sabihin, marami pa tayong ikutin dito sa Clark. So yun mga kahimas, maraming salamat sa panonood sa update natin dito lang sa kay Korean Surplus. So mga kahimas, abangan nyo po yung Metro Manila. Malapit na mag-open at nandyan po ako. Magbablog po ako sa araw na yun. Basta, within this ano rin, may din po yan. Abangan nyo po yan mga kahimas. Alright, maraming salamat. God bless. Mabuhay. Thank you.